dinami-dami ng mga pasyenteng lumapit sa atin para humingi ng tulong, may mga kaso o sakit na nangibabaw. Ito yung pinakamaraming klase ng sakit na idinulog sa ating programa. Isa pa sa pinakamaraming bilang ng pasyenteng ating natugunan ay yung may mga dumaranas sa sakit na cancer. Sino-sino sila? At paano nila nalagpasan ang kanilang karamdaman? Panoorin po natin ito. Bukod sa mga pasyenteng itinampok sa ating programa, karamihan sa mga lumapit sa atin para ihingi ng tulong ay yung mga pasyenteng may sakit sa dugo. Halos 19 ang kaso ng blood disease na inilapit sa ating programa. Ilan sa mga ito ay sina Chris Pencosas at Lenny Cheng na merong acute lymphocytic leukemia. Gayun din sina Kimberly Opon na meron namang acute myeloid leukemia. Si Mary Christine Calma naman na nagkaroon ng beta thalassemia o pagkakaroon ng blood disorder. Si Yuri Tan na nagkaroon ng acute lymphoblastic leukemia. Ilan sa kanila ay naging kabahagi ng Batang K program. Meron ding mga cancer-related cases na naitampok natin dito sa Kapwa Ko Mahal Ko. Sa 16 na kasong aming naitala, ilan sa kanila ay sina Princess Umali, 4 na taong gulang na na-diagnose na pagkakaroon ng bone tumor. Si Margaret Garcia naman na naitampok sa ating programa noong Oktubre ay merong neuroblastoma. Si Vince Reyes na na-diagnose na pagkakaroon ng rhabdomyosarcoma, ito ay isang cancer of soft tissues tulad ng muscles or cancer sa buto. Si Vilma Embase ay nagkaroon ng sigmoid cancer o cancer sa malaking bituka. Hindi biro ang pagkakaroon ng ganitong klase ng sakit, lalo na ang nakakatakot na cancer, matagal at mahirap ang gamutan sa ganitong klase ng karamdaman. May 10 pasyente na dumulog sa ating programa na may neuro problem o developmental delay. Ilan sa kanila ay si Rycon Espanola na merong epilepsy, si Reynan Teragoho naman na may cerebral palsy, si Christian Catienza na meron namang developmental dysplasia. Nakilala natin si Wilfredo Santos na may kakaibang sakit o karamdaman na na-diagnose sa pagkakaroon ng rare case of schwannoma. Ito ay tumor sa tissue o nerve sheath. Sa ngayon, patuloy pa rin silang tinutulungan ng Kapwa Ko Mahal Ko at ng mga medical institutions na tumutulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa lahat ng ating mga naging pasyenteng dumulog sa ating programa, nawa ay magtuloy-tuloy pa ang inyong paggaling at pagbuti ng pakiramdam. Hangad namin ang tuloy-tuloy na pagbabago at pagbuti ng kalagayan, lalong-lalo na ng ating mga kababayang dinapuan ng karamdaman. Naway madagdagan pa ang bilang ng mga gagraduate sa ating mga Batang K program at mabawasan pa ang bilang ng mga pasyenteng dumaranas din ng paghihirap. Panalangin din namin na mabawasan ang mga bilang ng sakit na dumadapo sa ating mga kababayan.